Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto, huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming ETUlay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Happy ETUlay Monday afternoon, senior high school students who are taking up General Chemistry 2. This is again Tutor Anne who will assist you now for quarter 4 of Gen Chem 2. So we're done with quarter 3 and I would like to congratulate you with that. And kung gusto nyo pong i-rewatch yung mga online video tutorials natin, you may revisit the Facebook page of DepEd Edtech Unit, DepEd Philippines, and DepEd Tayo. And also sa YouTube channel ng DepEd EdTech Unit, DepEd TV. So marami na po akong nakikita ngayon na nagtatag. Sige po, bago po tayo mag-start, mag-tag muna kayo ng mga kaklase nyo sa Gen Chem 2 para marami din ang ma-bless ng ating online tutorial. Okay. So like what we always do, I always ask you how to have a positive mindset. So we're done discussing the happy hormones na nag-lead in having positive mindset. And I asked you last week, what do you do for you to have positive mindset? And now I'm gonna share with you, what do I do to have positive mindset? So first, I practice gratitude. So minsan kahit marami tayong ginagawa, minsan iniisip ko, thank you Lord sa kalakasan, thank you Lord sa kagalingan, katalinuhan, kasi hindi naman yung ibibigay sa atin kung hindi naman natin kaya yung gawin. So we have to thank the Lord for everything na ipinagkakatiwala niya sa atin. So, and also, keep practicing. Kailangan practicein natin maging grateful kasi it will lead us to positive lifestyle. Kapag pinractice natin yan, magiging normal na lang sa atin ang pagiging grateful. And then, for this afternoon, the most essential learning competency that we're going to deal with are predict the spontaneity of a process based on entropy and explain the second law of thermodynamics and its significance. So ito po yung ating milk
for this afternoon. May pangatlo pa po yan eh, kaso baka hindi nakakayanin ng time natin. So I'm thinking na sa next week ko na siya i-discuss. So ito munang dalawang most essential learning competency para makapag-focus din tayo. Okay. Since sinabi dyan spontaneity or spontaneous, a reaction that does occur under the given set of condition is called spontaneous. Okay, for example, so we have this ball rolling. Of course, this ball will roll from higher altitude to lower altitude spontaneously. So that ano yun yung nangyayari in normal condition. Then, if a reaction does not occur under specified conditions, it is said to be non-spontaneous. Of course, this ball will not roll upward. It has to have external factor para siya ay mag-roll upward. And yun, kailangan natin siyang i-push. Okay. For our introduction or for you to just answer a quick review, ano ba tong spontaneous and non-spontaneous, I want you to type in your answer, letter A or letter B. Pero don't forget to type in number one para dito sa unang tanong na to. And then you type in spontaneous or non-spontaneous. Okay. Okay, a waterfall runs downhill. Type in your answer. You may also write your school or your place. Is it A, spontaneous, or B, non-spontaneous? A waterfall runs downhill. Is it spontaneous or non-spontaneous? So let us hear it from our students via comment section. Okay, so ang nakikita ko pa lang dito ay yung mga tinatag nyo po. Thank you for tagging them. Okay, sabi ni Jason, one, spontaneous. One, sabi ni Happy, ni Mike, ni Altea, ni Diane, ni Daniel, ni Kunyap, ni Roxanne, ni Divine, ni Angeline, ni John Ray, ni Queenie, ni Robert Padsing, Eddie, Aika, Gamboa, Gian, and Precious, ni Leia. Okay, napakaraming familiar name. So I'm so happy na regular kayo umaattend ng ating ETUlay. John Bryce, Lara Sadagan, Leia Tega, Lara Sadagan, Jelay Gamongan, Desiree, Lara Jefferson. Okay, let us see if your answer is correct. Sabi din ni Eden and ni Trisha and ni Robert. Okay. So the answer is spontaneous. Of course, the water will run downhill kasi from higher altitude to lower altitude. Thank you sa paghabol, Ferdinand and Alan and ni Eliezer. Okay, next. A lump of sugar. You type in number two. A lump of sugar dissolves in a cup of hot coffee. Yung asukal daw na di-dissolve in a cup of hot coffee. Is it spontaneous or non-spontaneous? Kindly type in with number two. Okay, number two, as A, spontaneous, B, non-spontaneous. Magandang hapon po mga buddy, mga chem buddy, Eliezer Salingbay. Okay, sabi ni Norhana Lachica, ni Divine, ni Angeline A, ni Gladil, ni Angeline, ayan, ni Marife, ni Roxanne, ni Diane, ni John Ray, ni Kunyap, ni Eliezer, ni Eddie. Ang sagot nila, ni Aika, ni Alan, ni Karen, ni Jefferson, ni Happy, Lara, Robert, Ferdinand, Sherenette, Ginacel, familiar name, Precious, Diane, Sistine, Valenzuela, Jason, Lara, Sadagan, ayan. The answer is 2A, spontaneous. Very good. Of course, a lump of sugar spontaneously dissolves in a cup of coffee, but dissolved sugar does not spontaneously reappear in its original form. Spontaneously, madi-dissolve siya. But of course, non-spontaneous na mag-reappear siya. Sabi din ni Gian, ni Lara, Sadagan. Okay, that is spontaneous. Okay, water freezes spontaneously. Baka sabihin nyo, ma'am, ay ginawa tayo dyan eh. Nilagay natin sa ref. Sa atin kasi, hindi naman normal na nagsi-zero degree Celsius. Pero in other countries kasi, normal na nangyayari sa kanila na kahit sa labas ng bahay, nagsi-zero degree Celsius. So, it is a condition, the water will freeze spontaneously
below 0 degrees Celsius. Ina-expect na natin yun na mag-freeze siya at 0 degrees Celsius. And then ice melts spontaneously above 0 degrees Celsius. Kapag more than 0, it will melt. Kapag below 0, it will freeze. Okay, sabi ni Pisconath, ni John Bryce, ayan, sabi ni Pisconath, Okay, sabi ni Annabelle Sarong, good afternoon, Annabelle. Sabi ni Eden, A, ni Rob, A, ni Gian, and ni Lara. So, ayan. Next, I want you to take a look at this question. Heat flows, this item pala, heat flows from colder object to hotter one. Okay, be particular, colder object to hotter one. A, spontaneous. B, non-spontaneous. I want you to be particular. So, sabi nila, 3A daw. Sabi ni Iris, tsaka ni Lara. Pero I want you to take a look at the statement. Heat flows from colder object to hotter one. Is it A, spontaneous? B, non-spontaneous? Ano ba yung normal na nangyayari? Nagpo-flow ba yung heat from colder object to hotter? So sabi ni Rob, ni Christine, ni Jade, ni Trisha, ni Marife, ni Honey, ni, ayan, ni Jelay, ni Roxanne, mamawag. Hello, Roxanne. Familiar name. Ni Gian, ni, sabi ni Jefferson Estigoy, B. Okay, so, at saka ni Sunshine, Sunshine Guevara, A. Ni Sistine, B. Okay, ni Mike, B. Ni Ferdinand, B. Okay. Bakit kaya B? May lumalabas na B, may lumalabas na A. Sabi ni Robert, B. Ni Gian, B. O yung iba, nag-change na ng answer na B. So let us see. Okay, sabi ni Pauline, B. Heat flows from colder object to hotter one. That is non-spontaneous. Binaliktad ko po kasi yung statement dyan. Because the normal, in normal condition, bakit B? Bakit non-spontaneous? Because in normal condition, heat flows from a hotter object to a colder one. But the reverse never happens spontaneously. Kaya sabi ko, let us be particular with the statement. So, binaliktad ko lang para magkaroon tayo ng sagot na non-spontaneous. Okay, again, tandaan nyo that the heat flows from hotter object to a colder one. Yung reverse nun, it never happens spontaneously. Okay, thank you, Diane, Honey, Eden, Kunyap, Diane, Trisha, for answering number 3. Sabi din ni Daniel, at saka ni Leia, at ni Gladil. Okay, next. Ito naman, we have two bulbs, gathering of all the molecules into one bulb. Ito yung pang number 4 natin. Gathering of all the molecules into one bulb. Will it happen in spontaneously or non-spontaneous? Gathering of all the molecules in one bulb. So, ito, nakaspread yung gas molecules, pero you will gather it in one bulb. So, will it happen spontaneous or non-spontaneous? Type in number 4 for your answer. Yung sagot kaya ni Pisconat ay para sa number 4 o yung sa kanina? Okay, sabi ni Pauline, Payaki, 4A. Yes, Gladil din, sabi niya 4A. Trisha, 4A. Okay, again, gathering of all the molecules. So lahat ng gas molecules na nasa dalawang bulb, igagather nyo sa isang bulb lang. Spontaneous ba yon or non-spontaneous? Sabi ni Karen, sabi ni Mike, B. Okay, sabi ni Norhana Lachica, B. Sabi ni Leia Rob, A. So, okay lang yan. This is just a start. So, sabi ni Lara, A. So, hati, may nagsasabi ng A, may nagsasabi ng B. So, let us check. Sabi ni Jefferson, B. Ni John Bryce, B. Okay, let's see. Of course, the answer is B. Okay, ang ibig ko sabihin dyan, yung gas molecules, igagather nyo sa isang bulb lang. So, iko-continue lang sa isang bulb. Okay? The spreading of gas molecules into an evacuated bulb is an spontaneous process. Kung nasa isang bulb siya, tapos mas spread siya hanggang dun sa kabilang bulb, that will happen spontaneously because of the spreading of gas molecules.
But the reverse process, the gathering of all the molecules sa lahat ng sa bulb na ito, sa two bulbs na ito, you will gather it in one bulb. You have to have an external factor para mag-gather siya. So that is for number four. The answer is non-spontaneous. Okay. A piece of sodium metal, walang question dito. A piece of sodium metal reacts violently with water to form sodium hydroxide and hydrogen gas. So this is how I illustrate the sodium metal. It looks like a marshmallow. Okay? And usually, this sodium metal is soaked in a kerosene or in a mineral oil. I remember when I was in college, nag-experiment kami na sodium metal and dinrap namin sa water. Nasa fourth floor kami, yung guard nasa first floor, maliit na sodium metal lang nilagay namin sa water, pero naramdaman yung yanig hanggang sa buong building. So, nasa fourth floor kami, siya ay nasa first floor, naramdaman niya yung reaction ng sodium metal with water. So, kaya hindi dapat siya naka-expose. Kaya siya naka-soak lang sa mineral oil. Kasi syempre sa environment natin, merong mga moist. So, pwede siyang mag-react yung sodium metal na yon sa moisture ng surroundings. Okay. Hydrogen gas does not react with sodium hydroxide to form water and sodium. So, this is the chemical equation. Sodium reacts with water to form sodium hydroxide and hydrogen gas. Pero, hindi the other way around na si hydrogen gas daw, pag nag-react kay sodium hydroxide, may mabubuong sodium and water. Pwede pa rin naman yung mangyari, but you have to have an external or you have to do something for you to force that kind of reaction. Okay? In this case, it is a forward reaction. Sodium reacts with water to form sodium hydroxide and hydrogen gas. Okay, this one. Iron exposed to water and oxygen forms rust. Pang number five na tayo. Iron exposed to water and oxygen forms rust. Is it A, spontaneous? B, non-spontaneous? Number five. Sabi ni John Rice, B, non-spontaneous daw. Sabi ni Pauline Payaki, 5A. Sige, let us see. Ferdinand Oyando, B. Nitricia, B. Mike Agpoon, A. Eliezer Salingbay, B. Irish Cosidon, A. Daniel Sangdaan, A. Raven, A. Angeline, A. Jaya, A. Desiree, A. Okay, Sistine, B. Sherinette Bongabong. Ang sagot ni Sherinette. A. Precious, A. Robert, B. Christine Karen, A. Cindy, A. Alan, B. Aika, A. Sabi ni Jay Dalere from Tabuk City National High School, A. Andrea, B. Honey, A. Queenie, B. Miles, A. Let's see. Okay, the answer is A, spontaneous. Iron exposed to water and oxygen forms rust. Kaya hindi dapat na yung mga pako ay dapat naka-plastic sila para maiwasan yung exposure nila sa water and or also sa moist. Kasi nga it will spontaneously form rust. Kakalawangin siya. Okay? Iron exposed to water and oxygen forms rust, but rust does not spontaneously change back to iron. Yung kalawang ay pwedeng ibalik ba yun as iron? Hindi po. Okay. That spontaneity of a process is also needed in our topic na second law of thermodynamics. The second law of thermodynamics states that the state of entropy of the entire universe as an isolated system will always increase over time. Pag sinabi nating entropy, ito yung kaguluhan. Parang sa bahay lang, inayos mo ngayon, pero time will come, magugulo ulit. Ayusin mo, magugulo ulit. So, yun yung pwede nating analogy ng entropy. The second law also states that the changes in the entropy in the universe can never be negative. So, lagi siyang pa-forward reaction. Sabi ni, may sumasagot pa namang A.
Okay, the second law states that the changes in the entropy in the universe can never be negative. Ano ba yung entropy? So, let us define muna entropy. Entropy, ang symbol niya sa thermodynamics is S. Okay, it is a thermodynamic quantity. It is used to measure how spread out or dispersed the energy of a system is. Okay, it is used to measure how spread out. It is used to describe if the process is spontaneous and can occur in a defined direction or non-spontaneous and will occur in the reverse direction. Okay, ang entropy is considered as a state function. Kapag sinabi natin state function, it describes a particular state without depending on the path taken to reach this state. So halimbawa, solid siya, naging gas. Hindi siya after sa pinagdaanan ng solid na yon bago siya maging gas. Ang importante lang sa kanya, solid, naging gas. So hindi siya after sa path na nangyari dun sa substance na yon. So solid naging gas, so state function siya. It is also a measure of how random or disorder the system is. Katulad ng sinabi ko kanina, yung kaguluhan niya, how random or disorder. Okay, I know you are very familiar with this nursery rhyme. And i-review natin ano ba tong nursery rhyme na to. Baka may ibang ibig sabihin pala to sa entropy. Okay. May sound naman, ano? Okay, saglit lang yon. Kasi alam nyo na yung ano na yan, yung nursery rhyme na yan. Eh, pinilit ko lang talaga mailagay siya dito para maisip nyo rin kahit na senior high, very applicable pa rin talaga. May concept pala dito ng chemistry. So imagine niyo, all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Sa tingin nyo, at what part of this story where Humpty Dumpty has a greater entropy? Dun ba sa nakaupo siya sa wall? Or nung nahulog na siya, when he fell. So, sitting on the wall or when he fell? Sige nga, tingnan nyo. Saan siya may mataas na entropy? Pakityping nga po yung sagot nyo. Saan siya may mas mataas na entropy? While he was seated on the wall or when he fell? Sige nga po, tingnan natin sa ating comment section. Anong idea nyo kung paano natin maire-relate ito sa entropy? Okay, all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again. Sabi ni Pauline Payaki, when he fell. Yes. So, sabi din ni Andrea, ni John Bryce, at ni Desiree, ni Annalisa. So, nung nahulog si Humpty Dumpty, naging mas mataas ang kanyang entropy. Sabi ni Maria Ami, ni Sherenet, ni Trisha, ni Divine, ni Gian, ni Mia, ni Hatcherlin. Hello, Hatcherlin. Ni Precious, Gina Cell, Trisha, D-Way, Elizer. Oh, ma'am. Sabi lang pala ni Elizer, ma'am. Okay. So, syempre, mas mataas ang entropy niya nung nalaglag na siya. So, yung disorder, katulad na lang sa itlog, in order yung, halimbawa, yung itlog na meron tayo, yung egg, pag nalaglag yon, magiging disordered na siya. So, mas mataas yung entropy kapag nabasag na siya. Pero kapag yung itlog ay binump mo lang, may entropy pa rin yon, pero maliit lang. Pero kapag nahulog siya totally, mas mataas ang kanyang entropy. Okay, thank you Marifer, Roxanne, Queenie, Elizer, ni D-Way. Okay. The reason why I use that Humpty Dumpty, para mas madali nyo ma-visualize yung entropy, yung kaguluhan, yung pag nabasag, yung pag na-crack. So processes that lead to an increase in entropy of the system are melting, vaporization, dissolving, and heating. So puntan muna tayo sa melting. Ang system in order niya ay solid.
ang system in disorder niya is liquid. So in molecular level, solid turns to liquid, mas magulo siya or in disorder siya, naka-disorder siya kapag liquid. And an example of that is the ice cubes. Yung ice cube, solid siya, pero kapag tumaas yung temperature niya more than 0 degrees Celsius, it is turning to liquid. So yung molecules niya ay nadi-disorder compared to the one in solid. Okay, next is vaporization. Ano naman tong vaporization? This is liquid state turning to vapor. Liquid naging vapor. So if you're going to look at the molecules, mas in order sa liquid kesa sa vapor. Okay, next, this is an example of liquid to vapor. Yung liquid na coffee, yung water doon, nag-evaporate. So yung molecules niya ay in disorder. Next, dissolving. If you're going to look at the molecular level, ito po yung solute, ito yung solvent. Kapag minix na natin siya, it will be in disorder, in random order na yan. Solvent, solute, solvent, solute. So that is in a solution na. So an example of that is salt and water. When you mix them, it will be in disorder na. Okay? So mataas ng entropy kapag na-mix na sila. Next, heating. System at temperature 1. So yung system nyo, system at temperature 1, naging system, ito naman yung system at temperature 2, the temperature is in system in this on this part will be greater than the first illustration. So halimbawa, ito yung system 1. Hininit natin, so syempre mas mataas na yung temperature kasi ininit natin. Kaya nga sinasabi na mas mainit, mas masakit mapaso ng steam kesa ng yung kumukulong tubig. Kasi yung temperature noon ay mas mainit yung temperature ng steam kesa sa boiling water. So system at temperature 1 and system at temperature 2, dahil magiging greater na yung temperature niya, it will be in disorder. So ito ay liquid water, naging gas, na disorder na yung mga molecules, kaya siya mas mataas ang entropy. Okay? How will you predict when entropy is positive or negative? Okay, I have here a list para ma-identify natin kung positive or negative. Be particular, pwede niyong isulat para mamaya pag pinagsagot ko kayo, mayroon kayong basis. Okay, entropy is positive daw when it underwent melting, evaporation, and sublimation. Okay, kapag nakita niyo sa sinabi sa tanong ko, nag-melt, nag-evaporate, nag-sublime, okay, so that is positive yung kanyang entropy. If a reaction produces more gas molecules than it consumes, delta S is positive. If the reaction produces more gas, halimbawa, gas na yung reactant, pero sa product nyo, sa reactant nyo, isang mole lang ng gas. Sa product nyo, naging 2 moles ng gas. Ibig sabihin, the entropy is positive. Next, if there is no net change in the total number of gas molecules, paano daw kung parehas lang daw na dito 2 molecules sa reactant, sa product naging 2 molecules din? Ano yung isasagot natin doon? It may be positive or negative but will be relatively small numerically. So kung positive siya, medyo maliit lang din ang kanyang entropy. Okay, so dito naman sa entropy may be negative when the chemical substances underwent deposition. Tandaan nyo, deposition, solidification, and condensation. Kapag ang sinabi ko sa tanong ay deposition, example ba yun? Solidification, freezing, condensation. So those are entropy with negative. Okay, negative entropy, I'm sorry. Next, if the total number of gas molecules diminishes, delta S is negative. Pag sinabi natin diminishes, from halimbawa 3 molecules sa reactant, kumonti siya, naging 2 molecules na lang or 2 moles na lang. So, because of the number of gas molecules nag-diminish, delta S is negative. Okay, mag-start na ako magtanong. Determine the entropy of a system for each of the following processes. Solid melts. Paki-type in nga po.
solid melts. Anong sagot nyo? Is it, positive entropy or negative entropy? Dahil napakita ko, okay, you identify whether the entropy is positive or negative. In number one, sabi ni Roxanne Mamawag, positive. Okay, ni Norhana, positive. And ni Denzel, syempre melting, positive ang kanyang entropy. Sabi ni Gladiel, ni Mike Agpoon. Okay, number two, type in. Okay, number two, a liquid freezes. Ano kaya yung liquid, freezing liquid? Okay. Nag-freeze siya. Will it be positive or negative? Number two, positive or negative? Sabi ni Norhana, two negative. Ni Haifa, negative. Sabi ni Mike, negative. Ni Diane, ni Yasmin, ni John Bryce, ni Bernard, ni Robert, ni Eddie Tangonan, ni Terence, ni Divine. So sabi nyo negative. Let us see. Ni Honey, the answer is negative. And ni D-Way. Number three, a vapor is converted to a solid. Vapor is converted to a solid. Okay? Sabi sa number three, intay lang tayong sagot. Sabi ni Shania sa number two, negative. Sabi ni Alessandra, ni Pauline, negative daw ang number three. Okay, Pauline Payaki. Sabi ni Eliezer, number three, negative. Ni Aika Gamboa, and ni Alessandra, ni Jaya, ni Diane, ni Happy, ni Irish, ni Bernard, ni Trisha, ni Jo Daniel Batingwed. Okay, natandaan ko yung name niya. Ni Ala, ni Annalisa, ni Shania, ni Rob, ni Annalisa, ni Karen, Maria Ami, ni D-Way, ni Robert, ni Yasmin. Number three, negative. Let us check. Okay, your answer is correct. Negative kasi vapor convert to solid. Next, gas to solid yan. Next, vapor ulit, condensed to liquid. Number four, vapor condensed to liquid. Okay, number four, vapor condenses to liquid. Condenses to a liquid. Sabi ni Jelay, sa number three ba yun, Jelay? So number four, sabi ni Happy, may number four, positive. Ni John Bryce, four, positive. Ni Norhana, positive. Ni Andrea, ni Eliza Kirsten, ni Denzel, ni Mark Villaram, ni John Bryce, ni Norhana, ni Aika. Okay, at basahin pa natin mga pumasok pa. Ni Jeryl, ni Queenie, ni Terence, ni Eliezer, ni Aiden, ni Jeryl, Queenie, ayan. Daniel Lawrence Precious, Nodi, Karen Bulaay, Jade, Jaya, Leia, Hatcherlin, Raven. Okay, marami pa pumasok. D-Way, sabi sa number 4, ay negative. Okay, 4 negative. Gets nyo na. Tama, tigilan natin to. Gets nyo na. Sorry. Joke lang. Number 5, a solid sublimes. Sabi ni Terence sa number 4, negative. Okay, sa number 5 po tayo naman. A solid sublimes. Number 5, kindly type in number 5 for your answer. Sabi ni Norhana, positive. Ni Jaya, positive. Ni Mark Villaram from Las Piñas National High School. Ni Eliezer, sabi ni Eliezer, negative. Ni Alessandra, ni Denzel, positive daw. Ni Nafisa, Samad, positive. Eliza, positive. Sistine, Sunshine, Ginacel, D-Way, Karen, Denzel, Annalisa, Sherinette, Bongabong, Nodi, Jade, Jelay, Maria Ami, D-Way, Robert, Irish, Gian, sabi nyo, number 5, positive. Okay. The entropy of this is positive, sabi din ni Leia at ni Robert. Okay. For number 6, ayan, napakita ko na naman. Sa number 6, dahil napakita ko na, explain ko na lang. Okay. Bakit siya negative ang kanyang entropy? Anong titignan natin kung bakit siya negative? Look at the state of the reactants. From gas siya, naging liquid.
dahil gas na siya, naging liquid pa, so that is a negative, ang entropy niya ay negative. Okay, number 7. Sige, type in your answer. Number 7, ano sa tingin niyo ito? Positive entropy or negative entropy? Number 7, solid NH4Cl becomes NH3 gas and HCl gas. Solid ammonium chloride turns to ammonia and HCl. Number 7, positive, sabi ni Roxanne, ni Trisha, ni Diane, ni Kunyap, ni Eddie, ni Alessandra, ni Eliza Lawrence, Roxanne, Trisha, Gladil, Trisha, Daniel, Nodi, Raven, Haifa, Happy, Terence, Dway, Mark, Aljon, Analiza, Terence, kahit mapagod ako, okay lang, basta nagre-recite kayo. Nafisa, Andrea, Terence, Pauline, Sally, Marife, Divine, sa 5 na pala yun. Okay. Sabi ni Queenie, John Bryce, Dway, Aika, Marife, yan, Clement, Eden, Marife, ulit. So the answer is positive. Number 8. Hey, napindot ko na ulit. Ayaan nyo na ako na explain ko na. Okay, sa number 8, parehas silang gas. Parehas din sila ng number of moles. So, 1 mole dito, 1 mole ng H2 at 1 mole ng Br2. Tapos dito, pag i-add yan, 1 plus 1, 2, equal din siya sa kanyang product. So, dito, positive siya, pero maliit lang ang difference. Kasi pareha sila ng number of moles. So pareha sila ng number of moles, parehas 2, reactant and product, pero may difference man sila, maliit lang. So the number 8 is positive. Number 9, calcium carbonate forms calcium oxide and carbon dioxide. Okay. Ano sa tingin nyo to number 9? Kindly type in your answer. Sabi ni Jefferson Estigoy, 9, positive. Okay, hintayin natin sagot ng mga iba pa. Sabi ni Pauline Payaki, 9, positive. Ni Terence, positive. Okay, let us check. Sabi ni Annalisa, positive din daw. Ni Clement, ni Mike Agpoon from Las Piñas National High School, 9, positive. Ni Terence, ni Diane, ni Honey, ni Yasmin, ni Sistine, ni Queenie, ni Shania, Princess Lapitan, Dway. So sabi nyo number 9 is positive. Correct. Positive entropy yan. Number 10. So the gas siya, parehas siya ng number 8. Parehas sila ng number of moles. So ilagay, ipapakita ko na. Kasi parehas naman siya ng number 8. So yes, sabi ni Jefferson Estigoy, 10 negative? Okay, it may be positive or negative. Pero in this case, kung positive man siya or negative, very little lang yung kanyang difference numerically. Okay? Kasi sabi dito, kapag nagkataon parehas ang reactant at product, yung number of moles, pwede siyang positive, pwede siyang negative, pero very small ang difference numerically. So, more likely, this is positive. Pero maliit lang. Okay, so for us to compute, so may natitira pa akong ilang minuto para magturo sa inyo ng computation ng entropy. Entropy can be calculated from the table of standard values. This is the formula. Delta S of the reaction is equal to the summation of the N of the S, of the entropy of the products minus the summation of the M, yun yung coefficient, of the entropy of the reactant. Okay, kung titingnan nyo lang yung formula, parang nakakatakot, may mga summation, pero ang totoo, madali lang naman siya. Delta S of the reaction is equal to summation of the N, yung coefficient, tapos entropy, kukunin natin to sa table, ng product muna, minus the, yung sa reactant. Summation of the coefficient of the entropy of the reactant. Okay. Entropy can be calculated from the table of standard values. Makikita nyo po ito sa
mga chemistry books, lalo na yung mga college chemistry books. Sa likod nun, merong tinatawag na thermodynamic data at 1 atmosphere and 25 degrees Celsius. Nakabigay na po dyan yung mga chemicals. Last time, ang kinumpute natin ay delta H. Ngayon, ang kukumpute natin ay delta S. Okay, yung entropy niya, yung S naman ang kukumpute natin. Yung formula natin ito, parehas lang yan ng formula nung nag-enthalpy tayo. Okay? So, using the data of S, ito yung table, itong S ang gagamitin natin. Calculate the standard entropy change for each of the following reactions at 25 degrees Celsius. For each reaction, interpret the sign and magnitude of the reaction entropy. Okay. Natuwa naman si Ferdinand. May number 11 pa siya. Okay. For calcium carbonate, calcium carbonate when decomposed will form carbon dioxide and calcium oxide, solid calcium oxide. Binigay ko na dito yung value para hindi na natin nahanapin yung value dun sa table kasi it will take time. So nilagay ko, niready ko na dyan. Okay, so let us solve. Change ko yung aking highlighter. O, ready nyo na po ang inyong calculator. Okay. So, the formula is delta, i-rewrite ko lang yung formula para meron tayong guide. Delta S of the reaction is equal to the summation, madulas, NS of the product muna minus the summation of the coefficient of the entropy of the reactant. Okay, reactants. Okay. So, ano yung ating mga products? We have, ito yung product side natin, di ba? CO2, dahil wala namang coefficient, automatic 1 yan, so ilagay na lang natin CO2, plus CaO, solid, CO2 gas. Sa thermodynamics, kailangan meron tayong state. Nilalagay natin kung gas ba siya, kung solid ba siya. Kasi iba ang value niya kapag in different state. So this one naman, reactant. Ang reactant natin ay CaCO3 in solid. Now, CO2. Ang CO2 natin ay 213.6. Okay, lagyan natin dito 213.6 joule per kilo mole. Plus, ang ating CaO ay 39, nalagyan ko lang parenthesis, pwede namang wala, pero sige, lagay ko na 39.8. joule per kilo mole. Okay, remove ko na lang. Ito. Okay, 213.6 joule per kilomole plus 39.8 joule per kilomole. Kukunin nyo muna yung sum niya, then tsaka nyo imaminus kay calcium carbonate. Si calcium carbonate ay 92.9 joule per kilomole. Okay, kung kayo ay naka-scientific calculator, pwede nyo na po siyang i-press ng dire-diretso sa inyong scientific calculator. Kindly type in your answer sa ating comment section. Okay, 213.6 plus 39.8 joule per kilomole minus 92.9 joule per kilomole. Sabi ni Pauline Payaki, 160.5 joule per kilomole. Sabi ni Jaya and ni Eliezer. Okay, so sabi din ni Queenie, 160.5 final. Okay, so ibig sabihin dinere-diretso na. Sabi din ni Konyap. So nakuha nyo, ng pare-pares kayo na nakuhang sagot. And yun din ang nakuha kong sagot when I computed that. Sabi din ni John Bryce, ni Robert,
ni Haifa, ni Happy, ni Marife, ni Gian Jefferson, Analiza, Lee Stan, Daniel Nodi, Denzel, Ginacel, Maria Ami, Precious. Okay, pinipinit kong basahin lahat kasi nag-effort lahat eh. Denzel, Ginacel. Okay. Nabasa ko na lahat. Jefferson, Estigoy, Shania, Marife, Sheena, Robert, Hatcherlin, Alessandra, Glydil, Eden, John, Joe Daniel Batingwed, Rob, Trisha, D-Way, Dayan, ayan, Kunyap, Aika, Queenie, Sherenet, Eliezer, Pauline, ayan. Ni Trisha, D-Way, Jelay, Alessandra, Yasmin, Raven, Eden, Sally, Trisha, Jelay, Dayan, Sunshine. And meron pa ba na hindi nabasa? Thank you sa effort nyo, sabi din ni Jeril. So, the answer is 160.5 joule per kilo mole. Okay, that is the entropy. So, ganyan lang. Mukha lang siya matapang tingnan sa formula. Pero ang totoo, you will just get the sum of the product minus the sum of the reactant. Tapos, makompute nyo na. Tinanong ko to sa inyo kanina. Calcium carbonate will form carbon dioxide and calcium oxide. Sabi natin kanina, positive entropy. So, totoong positive entropy siya. Solid naging gas. So, solid naging gas, positive entropy. Tapos, based sa computation, 160.5 positive. So, totoo, I mean, tama yung ating computation, tama rin din yung ating pag-observe through the chemical reaction. Okay. For the, on this chemical reaction naman, with this chemical reaction, meron tayong coefficient. So, we have 4 KClO3 in solid. So, isulat ko na lang yung formula muna. Delta S of the reaction is equal to the summation of NS of the product minus the summation of MS of the reactants. Okay. So, i-substitute natin. Product muna. Ang product natin may tatlong KClO4 solid plus the other one is KCl, 1KCl minus the summation of the reactant. Ang reactant natin ay 4KClO3. Okay, baka nagko-compute na kayo dyan. Baka nabigyan nyo na nga yung answer sa comment section. Nakaubos na daw si Eliezer ng isang kape. 4KClO3 solid. Okay, substitute natin. 3 na KClO4. 151.0 joule per kilo mole plus 1 ng KCl. Ang kanyang KCl ay 82.68 joule per kilo mole. Minus. So, yung i-get nyo muna yung summation nito, i-add nyo muna to, tsaka nyo i-minus kay KClO3, which is 142.97. Pero we have to multiply it with its coefficient na 4. So, 3, 151, 182.68, 4 na 142.97. Okay, will you please type in your answer sa comment section? Okay? You may use the scientific calculator para dire-diretso nyo siyang pinipindot. Okay, so number... sa second problem natin, ano po ang nakuha niyong sagot? Sabi ni Jaya, negative 36.2 joule per kilomole. Okay, tingnan natin kung yun din ang magiging sagot ng iba pang nagko-compute dito. Hello, Sir Jester, pagkaliwagan. Tutor din po natin si Sir Jester. Hello, sir. Thank you for watching.
Okay, sabi ni Trisha, negative 36.2 ni Eden, ni Jefferson, mag-effort akong basahin kasi nag-effort ko kayo mag-compute, ni Sunshine, ni Maria Ami, ni Irish, ni Karen, ni Sherinette, ni Sunshine Sally, mga nip, ni Ginacel, ni Raven, ni Jefferson, ni Alessandra, ni Jeril, ni Diwe, ni Nodi, Mike Agpoon, Karen Bulaay, Eden Taloza, Trisha, Pauline, Konyap, Sheena, Hatcherlin, Annalisa, Joe Daniel, Bating Wedlistan, John Bryce, Queenie, sabi ni Ferdinand G. Okay, so may nagsagot din ni Rob, ni Trisha, ni Yasmin, ni Honey, pare-pares po kayo nang nasolve. So more likely, tama ang ating, ang aking sagot din. So that is -36.2 joule per kilo mole. So, ayan po ang ating computation ng kanyang entropy. So, dito, parehas lang silang naging solid. So, solid ang ating reactant, solid din yung ating products. Pag tinignan naman natin yung gas yung molecules niya, sa reactant 4, sa product 3 plus 1, 4, dahil parehas silang solid, more likely negative yan, pero napakaliit lang ng kanyang difference numerically, -36.2. Okay, so dahil hindi masyadong nabago ang kanyang state of matter, parehas lang siya naging solid, so may konting difference lang, -36.2 ang kanyang entropy. Sabi din ni Diane, ni Shania, ni Roxanne, ni Denzel, Diane, Haifa, Gian, hello po sa inyo at sobrang thankful ako and I feel so blessed na you are so participative kapag lalo na may ganitong tayong mga computation sa chemistry. So, yun po ang ating lesson sa ating entropy. Pipilitin ko po na ma-lesson yung Gibbs energy para sa ating next week lesson. So, I want to thank you all for saying yes to attend our online tutorial for chemistry. See you again next week. Let us pray na hindi tayo malapitan ng virus. Let us be safe and mag-obey tayo, lalo na mga estudyante. Kung hindi kailangan lumabas, huwag po kayong lalabas at mag-aral na lang po kayo sa bahay. Attend all the ETUlay online tutorial. Mas matututo pa kayo. So, to God be the glory. God bless us all. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!